Malakas ang palakpak, mas maraming perang dadating, di ba? Ang lakas ng palakpak, yun po yung ina-attract nating pera. So, pumalakpak po kayo ayon sa pangangailangan. 1 million! 2 million! 1 million! Wala nga! Wala nga eh, paano kayo yayanan? Kung sa pagpalakpak, hindi nyo magawa yung pagyaman pa kaya. 2 million! 3 million! At milyong-milyong palakpak, tatlo tayo lahat. Para kay Dr. Homo at... Anyway. Wow. Good morning! Sino yung first-timer na yun ang atin? Pwede mo malaman? Ang daming first-timer. Palakpakan natin mga first-timer! At siyempre, hindi makakarating mga first-timer kung wala nag-invite sa inyo. So, palakpakan rin natin yung mga nag-invite! Okay. Anyway. So, let me introduce myself. I'm Homer Ong. I'm a biochemist by profession. No? So, alam niyo ba ibig sabihin ng biochemistry? Biochemistry means chemistry of life, no? Yung pinag-aralan ko ay tungkol sa buhay na yung mga chemical reactions sa mga buhay-buhay and specifically on the body, no? Now, ibig sabihin noon, alam ko kung ano mangyayari pag may kinain kayo, saan siya pupunta, ano magiging chemical nito, saan siya anong gagamitan ng katawan noon, no? Yun yung pinag-aralan ko. And not only that, of course, pati yung mga medicines na iniinom nyo, ano effect nito sa katawan natin, ano siya, paano siya nagagana. So, yun yung background ko. Okay? So, now let me introduce our company. Our company is Alliance in Motion Global, o yung short tawag natin, AIM Global. No? AIM Global, nung April 28, we have celebrated our 7th year anniversary. So, 7 taon na po nung April 28. Now, this coming October 26 yata, I'm not sure, no? So this coming, and before end of October, we will be celebrating our 7.5 year mid-year anniversary. Oh. Now, ito yung maganda. Sa loob ng 7 years, AIM Global was able to have more than 800,000 distributor nationwide. Dami ba yung 800,000? Yes. Hindi lang po yun. Ang pinakamatindi, within 7 years, AIM Global was able to create more than 800 millionaires. Grabe, you know? Kayo na kaya susunod millionaire dito? Yes, okay. At ito ay dahil sa 3 taong ito, no? Kung hindi dahil dito sa 3 taong ito, wala pa tayo nito. Itong unang-una, si Dr. Ed Cabantog. Siya ay isang medical doctor. Siya yung ating presidente at CEO. Followed by Engineer Francis Miguel. Isa siyang electronics engineer. No, siya naman ang vice president natin for finance. And last but not the least, of course, is Sir John Aspirin. Isa naman siyang physical therapist at siya yung ating vice president for marketing. So itong tatlo, napansin niyo, puro mga Pilipino. Okay. At ito pa, pangalan pa lang, AIM Global. Global na tayo na yon. Meron na tayong office sa Singapore, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau, sa South Korea, Abu Dhabi, Dubai, Nigeria, Ghana, sa Tokyo, malapit na tayo magbukas, no? Konting-konti na lang, ilang tulog na lang, magbubukas na yung Tokyo natin. At dito pa, sa Malaysia, maganon na rin, no? Ilang tulog na lang, bubukas na rin yung ating Malaysia. At ito pa yung pinakamaganda, meron na rin tayong office sa Honolulu, Hawaii. Imagine mo, pati US, pinasok na natin, and we're still growing, ano? Lumalaki pa ang AIM Global. Kaya tawag nga natin, global na tayo na yon. Okay? Excuse me. At eto po, ang AIM Global, syempre may mga produkto po tayo. Pero right now, hindi pa tayo gumagawa ng sarili nating produkto. Meron tayong partner. At ito yung ating partner, Nature's Way. Narinig niyo yung pangalan Nature's Way? Nature's Way is very popular. No? Sila yung nagsusupply ng majority of our product. No? Ang Nature's Way has been manufacturing natural products for almost 50 years. Pag sinabing natural products, ano ibig sabihin noon? Mga herbal. No? Imagine mo, kung ikaw gumagawa na ng natural products for almost 50 years, ano ibig sabihin noon? Pangit ba produkto mo o maganda? Maganda. In fact, Nature's Way is the number one natural products company in the US.
So can you imagine? Kung ito yung partner natin at sila yung nagsusupply na sa atin ng mga produkto, so palagay nyo, maganda kaya ang produkto ng AIM Global? Yes! Okay, so yun po, no? Yun yung maliit na background natin about our company. Now, this afternoon, before we talk about something else, no? Let's talk about health. Mahalaga ba sa inyo yung kalusugan nyo? Yes! Totoo ba? Mahalaga sa inyo yung kalusugan nyo? Yes! Sorry ha, hindi ako naniniwala. Kung totoo mahalaga sa inyo, kalusugan nyo. Ito lang simpleng tanong. When was the last time nag-invest kayo sa inyong kalusugan? Kailan yung huling pagkakataon, gumasto kayo, bumili mo lang kayo ng Crucible, o kaya Rebicon, o kaya Centrum, o kaya yung 150, yung 150 vitamin C, at iniinom araw-araw para ma-maintain na hindi kayo magkasakit. Kailan yung huling pagkakataon ginawa nyo yun? Wala na sumasagot, oh. Sabi niyo, mahalaga sa inyo kalusugan niyo. Pero simpleng-simpleng bagay na maintain niyo yung katawan niyo, hindi niyo ginagawa. No? Kasi ito yung totoo. Sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, people spend more for vanity than health. Mas gumagasto ang tao magpaporma, magpaganda kaysa kalusugan. Kung hindi ba yung totoo, tingnan niyo yan. Yung abon, matagal na dapat nagsarado yan. Eh, hindi ba yung mga abon, abonado ka palagi? Pero bakit ang tagal, ba't ang tatagpo nila? Because they're selling beauty products. Di ba? Oh, kayo na lang, matanong ko kayo. Ilan dito sa inyo nag-ipon ng pera para magkaroon kayo ng pagkakataon magpariban? Di ba? Ang daming tinamaan dyan. Oh, isipin nyo. Ilang beses kayo magpa-manicure, pedicure sa isang buwan? O kaya, bibili ng bagong cellphone, bagong bag, bagong sapatos, no? Bagong damit. At para saan to? Hindi ba pamporma? Di ba? Hindi ba ginagastuhan nyo yan? Pero yung simpleng-simpleng 1.50, hindi yung mapaglaanan? Can you imagine? Tama ba? O maraming tinamaan? Yun yung problema natin. People spend more for vanity than health, no? Napapansin lang natin ang ating katawan pag may sakit na. Tama ba? Eh, pag may sakit ka, kalusugan pa ba pinag-uusapan? Hindi na, kasi may sakit ka na, hindi ba? So, yun yung problema natin. Ngayon, tingnan nyo. Right now, we have the top three killer. Ito yung pinakamatindi. Unang-una ay sakit sa puso, no? Cardiovascular disease. Hindi lang po ito sa Pilipinas, sa buong mundo ito, number one po yan. No? Ang number two, of course, is diabetes. Now, tingnan nyo. Number one, sakit sa puso. Number two, diabetes. Matanong lang po na yon. Dito sa kwartong ito, sino dito may kakilala o kamag-anak o kaibigan may sakit sa puso? Pwede po malaman? Okay, maya, taas po kayong kamay. Dami. Pangalawang tanong, sino na naman dito sa kwartong ito, merong kakilala, kamag-anak o kaibigan, merong diabetes? Abay, mas marami. Na, tingnan nyo, sa kadami-dami nagtaas ng kamay. Anong ibig sabihin? Ang ibig lang sabihin nun, dito sa Metro Manila, maraming may sakit sa puso at maraming may diabetes. Tama? Tama ba? Ngayon, tanungin nyo sarili nyo yan ninyo. O kaya, ito yung simpleng tanong. Hindi nyo ba naitanong sarili nyo, kailan kaya ako susunod dyan? Hindi ako nagre-release ng sumpa, hindi ko sinabi kayo na susunod. Pero sa kadami-dami ng taas ng kamay, anong ibig sabihin? Maraming merong ganong sakit. Tama? Kung susundin natin, meron ba dito mathematician? Meron ba? Wala. Kung susundin natin ang statistics, base sa law of probability, sa kadami-dami ng taas ng kamay, posibleng ikaw na susunod. Tama? Do you agree? Yes. Kasi yun ang low probability eh. Tama? Ngayon, tanong. Kailan nyo bibigyan ng pansin ang inyong kalusugan? Kailan po? Late na po kayo, kahapon pa dapat, di ba? Kasi yun ang mangyayari eh. Hanggat wala kayong binabago, hindi nyo pinapansin yung inyong kalusugan, sunod lang kayo sunod ng sa mga nauuso, posibleng kayo nasusunod. Tama? So, yun. So, tingnan mo,
Itong pangatlo, ito matindi. Cancer. Now, tingnan nyo. Ano ang cancer? Pakinggan nyo. 20 years ago, itong cancer na ito, rank number 11. Panglabing isa sa top 10. Lumagpas pa siya. Nasa baba pa siya. 20 years ago. Ngayon, pang ilan siya? Pangatlo. Sa loob ng 20 years, ang tinalo niya is 8th level. Mabilis ba yun o mabagal? Mabilis yun. Given 5 years from now, posible ba siya maging number 1? Yes. Posible, di ba? Bakit? Mamaya, pag-usapan natin kung bakit. Ngayon, pag-usapan natin, anong dahilan? Una, dahil sa maling pagkain. No? Pag kayo pumipili ng pagkain, ano ba pinipili niyong pagkain? Yung delicious ba o yung nutritious? Delicious. Pakilakas po. Delicious. And most delicious food are never nutritious. Tama? Yes. Isipin nyo. Kung hindi ba naman totoo yung sinasabi natin, subukan nyo ito. Birthday, maghahanda ka. Lahat na masarap, syempre, ihahanda nyo, hindi ba? Sa gitna ng inyong buffet, lagyan nyo tortang ampalaya. May kakain kaya? Meron naman siguro titikim lang. Tama? Pero pagkatapos ng party mo, yun yung pinakamaraming tira. Tama? Eh ano yung ampalaya? Delicious ba o nutritious? Delicious. Nutritious, but yun yung least of our choice. Diba? Tama ba? So, tingnan nyo ito. Oh, ito sa mga paborito natin. Soft drinks. Sugar. Alam nyo ba, ang isang latang soft drinks, gaano karaming asukal ang isang lata lang? Isang lata. Alam nyo gaano karami? Ang isang lata contains around 5 tablespoons sugar. 1 tablespoon is equivalent to 15 grams. Every time you consume 1 12 ounce of soft drinks, you're consuming 75 grams of sugar. Ganun karami. Ngayon, magtataka kayo, bakit maraming diabetic na yon? Isipin nyo ito, ha? Isipin nyo ito. 100 years ago, ang per capita consumption ng isang tao na asukal, pag sinabi per capita, the whole year, ang isang tao nagko-consume ng 2 kilong asukal 100 years ago. So, the whole year, 2 kilos lang ang nakoconsume ng average na tao. Last year, base sa survey, alam nyo ba kung gaano karaming consumption natin ng asukal per year? Gusto nyo malaman? Yes. 70 kilos. From 2 kilos to 70 kilos. Ang layo. Di ba? And we're talking about raw sugar. Hindi kasama dito yung mga hinahalo pa natin. No, imagine nyo. No wonder bakit marami na yun ang diabetic. Right? Then, tingnan nyo ha, ang diabetes ha. Alam nyo ba may dalawang klaseng diabetes? Alam nyo ba yun? Yung type 1 o yung juvenile diabetes at saka yung type 2. Yung type 1 diabetes, ito yung pinanganak ka na hindi ka nagpuproduce ng insulin. No? So, kailangan may saksak ka talaga ng insulin. Kahit anong gawin mo, kailangan saksakan ka ng insulin. Katulad ni Gary Valenciano, juvenile diabetic yun. So, ibig sabihin, everyday, nagsasaksak siya ng insulin kasi he's not producing insulin. Yung type 2, ito yung tinatawag natin. Noon, nung ako'y nag-aaral pa, ang tawag namin sa type 2 diabetic, ito ay adult onset diabetes. Ibig sabihin, kung kailan pumatong ang isang tao ng 50, doon siya nagkakaroon ng diabetes. In other words, nagkakaroon ng acquired diabetes. Lately, nakakabahala. You know why? Children as young as 9, as young as 11, as young as 15, nagkakaroon ng diabetes. Alam niyo ba yon? Narinig niyo ba yon? Bata. Pwede mo pa ba tawaging adult yon? Hindi na. Ang tawag na natin dyan, acquired diabetes. Bakit? Kasi ito yung mga bata usually na napapabayaan sa kusina. O kaya yung magulang, wala ng panahon, bigay na lang ng pera o bahala ka na anak kung anong bibili mo dyan.
Ano binibili ang bata? Usually, either chichirya, ano pa, soft drinks, cake, ice cream, di ba? Yung madalas yun ang binibili ng mga bata, di ba? Candies, right? So yun yung nakakatakot. You watch out with diabetes. Kasi kanina nga, sabi ko number one yung sakit sa puso. Pagdating number two, diabetes. Pero dito, mas marami ang nagtaas ng kamay pagdating sa diabetes kaysa yung sakit sa puso. Ngayon, tanong. Ang sakit sa puso, tsaka yung diabetes, kaya ba nating kontrolin? Kaya bang iwasan yon? Kaya maiwasan yon. You can just avoid itong mga sweet, tsaka itong masarap na mga pagkain na katulad nito. Oh, sa party, hindi ba ito yung unang nauubos? Tama ba? Anyway, kaya ba iwasan yung sa yung sweet? Ha? Kaya ba? Hindi. Kaya naman yan. Nasa sayo yan. Control yan eh. Control lang yan eh. Di ba? Ito, isa pa sa mga masasarap oh. Yung mga ganyan, no? Cake and ice creams. Right? Alam nyo, ito yung mga pagkain na tinatawag natin comfort food. Comfort. Pag masama lo mo, subukan nyo, kumain kayo ng matamis. Hindi nga. Napansin nyo yun? When masama loob mo, may problema ka, kumain ka matamis, na-alleviate yung mga sama ng loob mo. Have you noticed that? Kaya nga tawag natin comfort food eh. Kaya tingnan mo, yung mga palaging sawi sa pag-ibig, namin ay lumulobo. Kaya ng matamis eh. Hindi nga. You noticed that? Napansin nyo yun? Ito yung tinatawag comfort food, sweet. Gives you comfort. Sweet gives you, when you eat something sweet, you feel good. Sa kadami-daming problema natin sa Pilipinas na yun, anong ginagawa mo? Kain ka ng kain na matamis. Ayun, no wonder maraming diabetic. Tama? Yun eh. So, nakita nyo, sabi ko sa inyo, ang sakit sa puso kayang maiwasan, saka yung diabetes, depende yan sa diet ninyo. Right? Nasa sa inyo yan kung gagawin nyo, hindi. Ito pa, isa sa mga problema natin. Yung mga processed food. Processed food. Not only that, no? Yung mga maraming mga dilata, yung mga ganyan. Isipin nyo ito. Now, listen. Tingnan nyo ito. Alam nyo ba kung kailan kinatay yung hayop na ginamit yan? Kailan? Kaninang madaling araw, kinatay na yan, di ba? Bebenta nila. Na yung gabi, hindi naubos yan, anong gagawin nila? Gagawin tosino, kaya longganisa. Right? Tama? Kailan ibebenta? Bukas. Mahigit na 24 oras patay. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi siya nabubulok? Preservative. Right? Preservative. Now, isipin nyo ito. Kung yung mikrobyo na sumisira dito, hindi kaya sirain dahil sa tindi ng preservative, ano kaya ang gagawin ng preservative niyan sa bituka mo? I-preserve na rin. Ma? Can you imagine? Now, listen to this. Last year, I was reading through some journal. No, binabasa ko mga journal. Sabi doon sa isang article na nabasa ko, children who eats hot dog every other day is more likely to develop leukemia. Sa US yun, ha? Sa US. Ulitin ko, sinabi niyan, children who eats hot dog every other day is more likely to develop leukemia. Ano meron sa hotdog? Preservative. Dito sa Pilipinas, every other day ba ang hotdog ng anak nyo? Oh, kayo na nagsabi niyan. Now, usually ito, processed food is linked to cancer. Yun lang ibig sabihin ng sinasabi ko. Processed food is linked to cancer. So, as much as possible, we have to avoid mga processed food. Okay? E ang problema lang natin kasi, pag uwi mo sa bahay mami ang gabi na, mabot na alas 10, alas 9, uwi ka sa bahay. May panahon ka pa ba magluto? Ang gagawin mo, kakatay ka na ng dilata. Di ba? Yun yung very common practice, di ba? O, ito pa, sabi nga natin, unhealthy lifestyle. One of this is smoking. No? Ngayon,
Ang nakakatakot dito sa smoking is this. Yung second-hand smoke. Study shows that second-hand smoke is more dangerous than the smoker itself. Naiintindihan niyo yan? Yung second-hand smoke, no? Ibig sabihin, hindi ka yung smoker, nalalanghap mo yung usok galing sa ibang tao. Ito pa, isa sa mga gimmick natin, no? Mga lasingan, magdamagang puyat, no? Gimmick, no? Ibig sabihin, ito, may iwasan natin to. Right? Kaya iwasan, kaya natin iwasan sa sigarilyo. So, kaya natin maiwasan yung sakit sa puso, tsaka diabetes. Pero ito ang problema natin, pollution. Right now, tingnan mo ang Metro Manila. Ganyan ang itsura. Hindi fog yan, smog. Sino sa inyo, siguro naman lahat naman tayo dito nakadaan na ng Quiapo. Dumaan kayo ng Quiapo, sakay kayo, yung jeep na open, dumaan lang kayo. Hindi naman kayo bumaba, dumaan lang. Pagdating sa bahay, pag ganyan nyo, anong kulay? Can you imagine gaano karaming pollution na langhap mo sa pagdadaan pa lang? Alam nyo ano meron dito sa pollution? May mga particles na ito, mga chemical particles that we call free radicals. Narinig yung salitang free radical? Okay. Itong free radicals, these are chemicals that are very unstable. In other words, dahil sila ay very unstable, they are highly reactive. Ibig sabihin, pag dumapo siya sa balat mo, sinisira niya ang balat mo. Pag nalanghap mo, lahat ng dadaanan sa katawan mo, sinisira niya. No? Not only our body, but also everything in, around us. Example na lang, para meron kayong idea how free radical is so dangerous. Bumili kayo ng dalawang monoblock. Upuan nyo, plastic na upuan. Dalawa. Yung isa, itago nyo sa kwarto. Yung isa, ibilad nyo sa araw. Alin ang unang masisira? Nabibilad sa araw. Kasi yung sa araw, mas maraming free radical. Can you imagine? Kung yung plastic sinisira, eh ano kayang gagawin sa katawan mo? Sinisira niya rin yan. Now, ito yung imagine nyo na yun. Tumayo kayo, lumabas kayo. Tumayo kayo doon sa kanto ng EDSA at Ortigas. Tumayo kayo ng isang minuto lang. Just one minute. Alam nyo ba kung gaano karaming free radicals na langhap nyo sa loob ng isang minuto? Let me tell you this. Hindi na bababa sa isang milyon particles. We're talking about particles that are so small na hindi natin nakikita. Kaya yung one million, normal pa yung bilang dun sa kantong yun. Can you imagine gaano karaming sisirain sa loob ng katawan mo with one million free radicals? In one minute? Huh? Ito pa. Yung mga tinatapon natin, no? Mga waste, no? Toxic waste, no? Hindi lang yan. Pati yung sa bahay, yung nagsusunog ng basura. No? O ito pa. Yung mga power plant. Gumagawa ng kuryente. Tingnan nyo ito. Sa ngayon, ang Pilipinas, meron tayong 97 million na tao. Sa palagay nyo, mababawasan ba ang tao sa Pilipinas? Madadagdagan? Madadagdagan. Pag nadadagdagan ng tao, ano mangyayari sa sasakyan? Tataas ang demand para sa sasakyan. Tama? Tama ba? Mababawasan sa sasakyan? Madadagdagan? Mababawasan ba ang power plant? Madadagdagan? Mababawasan ba ang free radicals? O madadagdagan? Yun ang dahilan. Bakit tumataas ang bilang ng cancer? Nakuha nyo? So, with that, tingnan nyo. Sabi natin, pwede nating baguhin ang pagkain at lifestyle para maiwasan ang sakit sa puso tsaka diabetes. Tama? Alala nyo? Eh yung cancer, kaya ba natin iwasan? Kaya ba natin iwasan? May solution ba tayo doon? Meron. Ang solution natin ay antioxidants. Narinig nyo yung salitang antioxidants. Antioxidants are free radical scavenger. Ibig sabihin, yung kanina pinag-uusapan natin, yung free radical nandun sa pollution. Tama? So, dahil sa free radical scavenger, anong ginagawa ng antioxidant? Ang ginagawa ng antioxidant is to neutralize yung free radical. Inyo-neutralize niya. Pag na-neutralize niya, makakasira pa ba ang free radical sa ating katawan? Makakasira pa ba? Hindi na. Okay. Let me show you a demonstration. Ano ibig sabihin natin dyan? Kung makikita nyo ito, meron ako ditong betadine. Betadine contains iodine. Iodine is a free radical. Okay?
Ngayon, huwag niyo na ako itanong kasi pag tinanong niyo pa ako kung bakit siya naging free radical, pag-uusapan natin chemistry, magno-nosebleed kayo. So, eto. Itong betadine, okay, nakikita niyo sa likod? Can you see the color? Can you see? Okay, hindi ko natatanong anong kulay ha? Nakuha na. Dati sinabi ko, anong kulay? Sumigaw, tanduay! Pira, manginginom. Ngayon, eto, I have one capsule of antioxidant. Tingnan nyo anong mangyayari ha? Okay, can you see? Tingnan nyo maigi, ha? Tingnan nyo. What happened? Naging gin. Yung tanduay naging gin. So, ano nakita nyo? Actually, what I showed you is that. Anong binuhos ko ang betadine? Iodine is free radical. Anong binuhos ko? Antioxidant. So, na-neutralize siya. Saan ginagamit ang betadine? Sugat. Ito, ibuhos mo sa sugat, wala na siyang bisa kasi na-neutralize na yung iodine. Nakuha nyo? So, tanong. Kailangan nyo ba antioxidant? Yes! Kailangan nyo antioxidant? Yes! Saan kayo kukuha ng antioxidant? Hindi sa akin. Your body produce antioxidant. If your body doesn't produce antioxidant, patay ka na. Yun yung defense mechanism natin. Intindihan nyo? Lahat tayo gumagawa ng antioxidant. Tanong, are you producing enough antioxidant? Kulang. Sa daming pollution na yon, kulang pa yan. Sabi ng World Health Organization, you need to eat at least 5 kinds of fruits and vegetables every day in order to supplement your antioxidant. Kailangan kumain ka 5 klaseng prutas at 5 klaseng gulay araw-araw. Can you do that? Kaya nyo bang gawin yun? Sino mang sasabing kaya ang gawin yun? Aba, may presyo pa lang yung kalusugan? Anyway, hindi nyo pa ako tinatanong gaano kalaki. Ang sabi dito sa World Health Organization, medium size, ganyan kalaki ang medium size. Imagine yung repolyo, ganyan kalaki. 5 repolyo na lang kakainin mo araw-araw. Duling-duling ka na! Hindi pa kasama ang prutas dyan. Di ba? So, medyo malabo, di ba? Medyo mahirap. So, let me introduce our first product. Ito yung unang-unang produkto natin, yung ating Complete Phytoenergizer. Yung binuhos ko kanina, that is Complete. Malakas bang antioxidant ang Complete? Yes! Bakit siya malakas na antioxidant? Ito siya. Dahil siya ay meron 16,000 phytochemicals. Ngayon, narinig nyo yung salitang phytochemicals, nagsimula yan, nagpasikat yan ay Del Monte Pineapple. Referring to the pineapple, naalala nyo yun, commercial ng Del Monte? No? Referring to the pineapple. But then, let me tell you this, one pineapple does not have more than 3,000 phytochemicals. Sa atin, 16,000! Malakas ba siya? Yes. And when you use phytochemical, yung salitang phytochemical, usually, yung phytochemical is always connected with antioxidant activity. Malakas ba siyang antioxidant? Malakas ba siyang antioxidant? Yes! Kailangan nyo kaya ang Complete? Yes! Okay, so yun. Ngayon, dahil dito sa pangalang Complete, kompleto siya sa vitamins and minerals. Lahat na kailangan ng katawan mo, nandyan na. Kompleto rin siya sa amino acid. Lahat na amino acid na kailangan ng katawan mo, nandyan na rin. Kaya nga tinawag natin Complete. At bakit nandyan siya karaming phytochemicals? Bakit meron siya 16,000? Kasi unang-una, it has 12 whole fruits. 12 whole fruits, 12 whole vegetables, 12 mushrooms, and 14 green foods. Bilangin nyo ilan yan. That's 50. Sabi ng World Health Organization, 5 at 5, 10 lang. Sa ating 50, marami ba o napakarami? Napakarami yan. O, ito, tingnan nyo. Ito yung mga prutas natin. At ulitin natin, whole fruits. Buong prutas. Kasama balat, kasama laman, kasama buto. Bakit ganon? Kasi kadalasan, ang phytochemicals ay nasa balat at sa buto.
Eh, ugali natin, ultimo ubas na kalit-lit nga, pinagtsatsagaan ng balatan eh. Eh, nandun nga yung phytochemical, tinatapon nyo. Diba? Pero, ang kagandahan nito, kasama ang balat, kasama laman, kasama buto. Ngayon, tanong ko lang sa inyo, nakakain na ba kayo pinya kasama balat? Magkakasugat-sugat kayo niyan, di ba? Kaya ang ginawa natin, in-extract na natin, kinuha na natin lahat, ginawa natin, kinoncentrate natin, at hinalo na natin para hindi na kayo mahirapan kumain pa. Maganda ba yan? At ito pa, 12 whole vegetable, kasama rin yung ugat dyan, no? At ito, mushrooms. Ito mga mushrooms ito, these are very unique mushrooms. Okay, punta kayo sa Ongpin. Pakita niyo yung pangalan niyan sa mga Chinese drugstore. And you will learn that these mushrooms are very unique. These are used by Chinese traditional medicine as anti-cancer food. Maganda ba yan itong produkto? At ito pa, meron tayong 14 green foods. Ito yan, tingnan nyo. Meron kasama dyan, spirulina. Kasama rin ang wheat crust, kasama rin ang barley. Nauso dati ang spirulina. Nauso na yon, nawala na siya. Right? Nauso naman yung wheat crust. Ngayon, anong uso? Ngayon, tanong nang, pag bumili kayo ng spirulina, bumili kayo ng wheat crust, bumili kayo ng barley, magkahalo ba sila o hiwa-hiwalay? Eh, bakit pa kayo bibili hiwa-hiwalay? Samantala ito, kombinasyon na! At ito siya, tingnan nyo. Ito yung mga sangkap niya. Ngayon, tanong. Ngayon lang. Sino sa inyo nakatry na ng minum complete? Sino na kayo na ng complete? Oh, ang dami. Okay. Among those na nagtaas ng kamay, sino dito ang may sakit uminom ng complete gumaling? Taas ang kamay. Dabi rin. Siguro naman, hindi pare-pareho yung mga sakit ninyo. Tama? Siguro naman, hindi kayo magkakakilala. Right? Tama? Bakit gumagaling? Ano sikreto ng complete at bakit ang daming klaseng sakit gumagaling? Gusto niyo malaman ang sikreto ng complete? Yes. Interesado ba kayo? Yes. Ano sikreto ng complete? Wala. Complete lang siya. Yun na yun. Kompleto nga siya sa lahat ng sangkap na kailangan ng katawan mo. Ang tunay na sikreto ay nasa loob ng katawan natin. You know why? We have the ability to defend ourselves. Imagine nyo, may trangkaso ako. Nagatsing ako dito sa kwarto to. May mahahawaan kaya? Yes. Lahat ba kayo mahahawaan? Sino yung mahahawaan? Yung mahina, ang resistensya, immune system. Ang malakas, hindi mahahawaan. Paano mo pinapalakas ang resistensya mo? Antioxidant. Yun yung nagpapalakas ng resistensya natin panglaban sa mga sakit. Tama? Kailangan nyo ba antioxidant? Yes. Kailangan nyo ba complete? Okay, pangalawang sikreto, we have the ability to repair. Kaya natin magkumpuni ng sira sa ating katawan. Example na lang, pag nasugatan ka, naghihilom ba ang sugat mo? Ibig sabihin, nagre-repair ka. Right? Tama ba? Ang nakita mo, yung labas, yung sa loob, nagre-repair yan. No? Continuous yan, dynamic yung katawan natin, nagkukumpuni yan. Pero ito tanong ko, kau ba nakasubok ka mag-repair ng sira na wala kang pyesa? Kaya mo ba mag-ayos ng sira na wala kang pyesa? Hindi. Obviously, hindi. Wala kang pyesa eh. O kahit na wala lang tools. Imagine mo, aayusin mo radyo mo, wala kang screwdriver, pambukas. Hindi mo nga mabuksan, paano mo aayusin? Di ba? Nakuha nyo? Ito, very classic example na very, very simple. Mga babae, nangyayari madalas to. Iron deficiency anemia. Madalas nagiging anemic babae kasi dinudugo, nababawasan ng iron. Tama? Ang solusyon ay napakasimpleng solusyon lang. Ferrous sulfate. Sino sa inyo nakainom na ng ferrous sulfate? Yak. Yak, di ba? Yak ng lasa. Lasang kalawa ang lansa. Eh kung hindi ka iinom dahil hindi mo gusto yung lasa, gagaling ba yung anemia mo? Hindi. Kasi yung iron is the component that you need to repair yung problema mo. Nakuha nyo? Kaya yung complete natin, kompleto siya sa lahat na sangkap na kailangan ng katawan mo. Maganda ba o napakaganda?
Okay, napakaganda niyan. So ito, mayroon pa tayo isang maganda, yung ating restore life. Ano yung restore life? Ang restore life, ang laman ng restore life is resveratrol. Now, resveratrol originally was found in red wine or grapes. Ngayon, eto papasok ang kwento kong ito. Ang kwento kong French paradox. Ano ibig sabihin ng paradox? Yung hindi nagtutugma, no? Bakit ang French? Sabi nga, bakit daw ang French napakalakas kumain ng mga pagkain, very rich. Pag sinabi mong very rich yung pagkain, ibig sabihin loaded with cholesterol. Okay? Bakit daw yung French ang lakas kumain ng rich food and yet French has the lowest cardiovascular disease? Di ba? Hindi nagtutugma? Tama ba? Ang lakas kumain ng cholesterol pero kukunti lang sa kanila, may sakit sa puso. Bakit? Because French, kahit almusal, nagre-red wine na. Ang lakas nila uminom ng red wine. So dito pumasok ang pag-aaral nila. Ano meron sa red wine? They found out, they discovered resveratrol. Okay, nakuha niya. So, ano meron sa resveratrol? Resveratrol is very powerful antioxidant. Malakas yung antioxidant. Dahil dito, kaya niyang tulungan maiwasan sakit sa puso. Pangalawa, against cancer. Kasi it's a very powerful antioxidant. Lumalakas ang immune system mo. And when your immune system is very strong, napaglalabanan mo ang cancer. Okay? Pangatlo, ito yung ating Alzheimer. Pinoprotect niya yung brain natin. At ito yung diabetes. Mamaya ipapaliwanag ko yung diabetes. Ang last nito is it activates SIRT1 gene. Itong SIRT1 gene, ito yung sa DNA natin. Itong gene na ito, pag na-activate mo ito, bumabagal ang aging process. Kaya tawag natin anti-aging. Hindi ibig sabihin hindi ka tatanda, bumabagal lang. Baka mamaya sabihin, ay, baka hindi na ako tumanda nito, mabot ako 1,000. So, bumabagal lang, okay? Maganda ba ating restore life? Yes! Ulitin natin, maganda ba restore life? Yes! Maganda ba yung complete? Yes! Ano kaya kung yung complete na maganda at yung restore life na maganda, ipagsama kaya natin, ano mangyayari kaya? Magandang maganda, we'll have a product na napakaganda, yung ating C24/7. Now, C24/7 is a combination of complete and restore life. Okay. So, anong ginawa natin dito? Tingnan mo. Dinagdagan natin siya ng anti-aging tsaka longevity formula. At dahil dito sa binagdag natin, yung 16,000 phytochemicals naging 22,000 na. Mas malakas ba siya antioxidant? Yes! Mas malakas siyang antioxidant, di ba? O, kompleto pa rin siya. At ito, ano magiging effect nito sa ating katawan? Tingnan nyo ito. Let me explain to you this way. Simply lang, the moment uminom kayo ng C24/7, ang unang epekto nito, pinapalambot niya ang dugo. So kung malambot ang dugo mo, yung puso mo ba mahihirapan pa magbomba o madali na siya magbomba? Kung madali siya magbomba, nakaka-relax yung puso, hindi ba? Nakakapagpahinga. Tama? Ano mangyayari sa blood pressure mo? Pababa. Di ba? Ngayon, tanong lang. Alam niyo ba kung kailan nagsimula tumibok puso niyo? Nakakita ng gwapo. 3 months kayo sa nanay niyo, he started to beep. Okay? 3 buwan pa lang kayo sa loob, he started to beep. Until now, nagpahinga na ba puso mo? Hindi pa. Gusto mo subukan natin 5 minutes? So, can you imagine? Maganda ba yun ito? Makakatulong ba yun sa ating heart? Nakaka-relax siya. Right? Okay. Pangalawa, dahil siya ay malambot, yung dugo natin, ano mangyayari? Dahil malambot siya, kaya niya i-penetrate yung mga ugat na kasingnipis ng buhok, yung tinatawag na capillary arteries. So, kung maganda siya mag-penetrate, ano ibig sabihin? Kaya niya umikot even to the dulong-dulo ng mga daliri mo. Di ba? So, ano ibig sabihin? Maganda ang sirkulasyon ng dugo. Pag maganda ang sirkulasyon ng dugo, maganda ang pag-distribute ng sustansya sa buong katawan. Maganda ba yun? Yes! Okay. At dahil dito sa formula na ito,
Tingnan nyo. Ang effect nito, pinapaganda niya yung metabolism natin. Ano ibig sabihin metabolism? Ang paggamit natin ng energy. So kung maganda ang energy, ang paggamit natin, yung metabolism natin, ano mangyayari? Alam niyo ba kung anong source ng energy ng katawan natin? Alam niyo anong source ng energy? Sugar. Asukal yung kinukunan natin ng energy, yung ginagamit ng metabolism natin. Okay? So kung maganda ang metabolism, maganda ang paggamit ng asukal, ano mangyayari sa blood sugar mo? Magna-normal. Di ba? Maganda ba ito para sa diabetic? Yes. Maganda ba ito para sa sakit sa puso? Yes. Ngayon, maganda ba yung C24/7? Yes. Ngayon, ito lang gusto ko lang maintindihan nyo. Kahit anong ganda ng produktong ito, kung hindi kayo magbabago, hindi nyo tutulungan sarili nyo, walang kwenta. Huwag nyo. Kahit minum kayo ng gamot na galing sa mercury drug para sakit sa puso, minum ka ng Norvas, may high blood ka. Pag wala nakakita, eh ba, babanata mo na naman yung sebo. Yung adobo, sasabaw pa. O, may mangyayari ba? O, umiinom ka naman ng Diamecron para sa blood sugar mo, inom ka pa rin ng inom ng soft drinks, may mangyayari ba? So, nakuha niyo ang point ko doon. Maganda ang produkto natin. Pero tulungan niyo muna sarili niyo. Okay? Kahit sinong magaling na doktor, kahit anong galing ng produkto, kung hindi mo tutulungan sarili mo, wala mangyayari. Naintindihan niyo? Okay, so let's go back. Now, eto pa. Meron pa tayong isang maganda dito. Ginawa natin siyang alkaline. Ano ibig sabihin alkaline? Ang alkaline, kabaliktaran ng acid, asim. Now, sino sa inyo naniniwala acidic yung katawan nyo? Taas ang kamay. Ano na yung acidic kayo? Taas ang kamay, huwag kayo maya. Okay, baba nyo na kamay nyo, wala naman kayong day. Wala naman kayong basihan eh. Para malaman nyo kung acidic kayo hindi, base yan sa madalas nyong kinakain. If you are a meat lover, mahilig ka kumain ng karne, o carnivorous person, your body becomes acidic. Nakuha nyo? Pag mahilig ka sa gulay, ang katawan mo nagiging alkaline. Alam nyo na. So, base yan sa madalas yung kinakain. Okay? Ngayon, bakit ko binanggit ito? Why do I have to tell you this? Because of this, no? Study shows that if your body is acidic, you are more likely to develop cancer. Ang katawan acidic ay mas madaling kapitan ng cancer. Ano? So, simpleng solution. Ang solution natin dito, kumain ka maraming gulay para ma-neutralize yung acid. Ano? Kaya lang, ang tanong, can you do that? Marami akong encounter na tao, sabi, mahilig ako kumain ng gulay. Mahilig. Oo nga, mahilig nga. Pero ginagawa mo ba? Di ba? Yun ang simpleng question eh. Di, totoo yun, no? Maraming tao sabi, mahilig ako kumain ng gulay. Pero ang totoo, hindi ginagawa yun kasi walang pagkakataon. Am I right? Ako, nagluluto ako. I know. Ang matagal na parte sa pagluluto, yung pagpe-prepare ng gulay, hugasan mo, chachap mo, yun yung matagal eh. Di ba? O, uuwi ka mamaya, alas 9 na. Gahanda pa ba ng gulay? Lucky me na lang. Kuha nyo? So, you can take C24/7 in order to neutralize your acid. Okay ba ito? Pwede ba ito magamit pang neutralize ng acid? Okay, para maiwasan natin yung cancer. Kaya ba yan? Yes. Okay, next we have, ito na. Lahat ng produkto ng AIM Global, hindi lang yung ating C24/7, lahat ng produkto ng AIM Global na gumagamit ng capsule, ang capsule natin, V-Caps, Vegetable Capsule. Okay, anong kaibahan ng vegetable capsule sa gelatin capsule? Tingnan nyo ito. Ang V-Caps, sa loob ng 15 minutes, gusaw na, compared mo sa gelatin capsule. Okay. Nan, ano ibig sabihin to? Siyempre, pag yung capsule ininom mo at hindi nalusaw kagad, yung laman nasa loob pa rin, 'di ba? Mapapakinabangan ba hindi? Imagine niyo ito, bumili kayo ng gamot sa mercury drug. Ang halaga ng gamot 250 pesos. Ininom mo, kinabukasan pag uko mo, kita mo, uy, buho pa. Ang gagawin mo doon? 250 'yon. Eto lang, gusto mo intindihan nyo.
kahit hugasan mo siya na maigi at inumin mo uli, wala nang kwenta. You know why? You took that medicine yesterday because you need the effect yesterday, not today. Kuha nyo? Sayang talaga yun, i-flush mo na lang. Kuha nyo? Kaya nga, ang ating produkto, ulitin ko, lahat ng produkto ng AIM Global na gumagamit ng capsule, ang capsule natin, puro V-Caps, to ensure that within 15 minutes, lusaw na siya at sinabog niya na ang sangkap sa ating katawan. Maganda ba o napakaganda? Okay. Ngayon, ang C24/7, for your information, hindi pwede sa bata. This is good for 12 years old and above. So, meron tayong linabas para sa bata, itong ating KD24/7. Ano yung tsura nito? Kulay orange siya, hugis orange, lasang orange, at pag kinain mo, nangunguya mo, chewy siya. No, this is good for 2 years old and above. Ang usual bigay natin to is 1 to 3 gummy a day. Okay. Ang sino sa inyo nakatikim na ng KD24/7? Sino yung nakatry na? Wow, ang daming bata! Hindi, doon kayo sa above. Masarap ba? Masarap? Yes. Masarap ba? Yes. Okay, eto warning lang. Pag natikman na ng anak mo, itago mo na. Kasi uubusin ka agad, akala ka hindi. Okay, but, ang bigay natin, 1, 2, 3. Ano meron dito? Ang kagandaan nito is it's packed with 14 vitamins and minerals. Now, tingnan nyo, yung mga binibigay nyo sa anak nyo, yung mga drops, sa mga baby, tingnan nyo, hindi ba parehong-pareho yung laman? Tama ba? Parehong-pareho. So, eto na siya. No? Now, ang kagandaan pa nito is it has 26 fruits and vitamins extract. Bakit pa natin ginawa ito? Subukan nyo, pakainin yung anak mo ng broccoli. Mapapakain mo ba? Pahirapan. Di ba? So, ito, ginawa natin, in-extract na natin, sinama na natin lahat doon sa ating KD24/7. Maganda ba yan? At ito yung pinakamaganda. Wala siyang allergen. Bakit walang allergen? Kasi wala siyang preservative. Wala siyang artificial color. Wala siyang artificial flavor. Okay? Kaya, itong tatlong ito, artificial color, artificial flavor, at preservative. Ito ang nagko-cause ng allergy sa bata. Pansinin mo, minsan yung anak nyo, pag nagkaroon ng rashes dahil sa pinainom nyong vitamins, tanggalin nyo, mawawala yon. Kaya ang ginawa natin, ulitin natin, wala siyang artificial color, wala siyang artificial flavor, at wala siyang preservative. In other words, wala siyang allergen. Maganda ba ang ating KD24/7? Yes. Bagay ba ito sa mga anak nyo? Okay. Ngayon, ito meron tayo para sa puso at saka sa utak. Yung ating colidus. Ano meron sa colidus? Ang colidus is made of tuna and sardine oil. Okay? So, ang kagandahan nito, mataas ang kanyang omega-3. Omega-3 is the good oil. Mamaya ipapaliwanag natin yung good. Okay? Pero dito muna tayo sa DHA. Mataas rin ang DHA ng ating colidus. Para saan ang DHA? Brain development. Kaya napansin mo, puro mga gatas na yun ng bata, may mga halong DHA. Di ba? Tama? Eh, bakit bata lang? Bakit hindi sa matanda? Kasi hindi nyo alam to eh. Brain stops to develop at the age of 19. Pag dumating ka ng 19 at ikaw ay sinto-sinto, sinto-sinto ka na forever. Wala nang pag-asa yun. But does it mean hindi mo kailangan ng DHA? Does it mean hindi mo kailangan DHA? Ito, hindi nyo rin alam. Every day, 100,000 to 150,000 brain cell die. Ganon karaming utak mo namamatay araw-araw. Kasama doon sa namamatay, yung iyong memory, kaya nagkakaroon ka ng memory gap. That is why, dito papasok ang DHA. When you take DHA, it preserves the brain na hindi ganon karami ang mamamatay. Okay ba yan? Kailangan nyo ba colidus? Okay. Pangalawa, itong omega-3, ano ba itong omega-3? Sabi ko sa inyo, ito yung good oil. Anong klase ang oil na ito? May dalawang klaseng mantika, no? Fat or oil. Yung tinatawag natin bad, saka yung good. Yung bad, ito yung saturated fat. Katulad ng coconut oil, palm oil, taba ng baboy, manok, baka. Ito yung mantika na pag pinasok mo sa ref, natutulog ka agad, tumitigas. Okay? Yung good oil, ito yung olive oil, corn oil, sunflower oil, itong omega-3, no, fish oil, etc., etc. Ito yung malalaman mo, pag pinasok mo yan sa ref, lumalabo pero hindi siya tumitigas. Ito yung good.
So anong ang kailangan nyo madaman dito? Ito yung ugat natin. Ito yung ugat natin nung bata pa. Malinis, di ba? Kakakain mo ng mga masesebong pagkain. Ano nangyari? Dahil sa daming ng bad oil, tumataas ang bad cholesterol. Okay? Yung bad cholesterol, yung dumidikit dito sa dingding. So, dumidikit siya sa dingding, pakapal yan. Ano nangyari? Lumilit ang daanan ng dugo. Okay? Barado na. Pag barado na yan, ang puso mo, pwersa siyang pumiga para ilusot yan. Kailangan lumusot eh. So, pag pumipiga siya ng todo, ano mangyari? Tumataas blood pressure mo. Ito yung dahilan. Bakit may high blood ka? Barado ang ugat mo. Dahil sa bad cholesterol. Okay? Ulitin natin. Galing sa bad oil. Okay? Excuse me. Ngayon, ang isang tao may ganitong problema. Anong iniinom? Umiinom siya ng Norbas, Catapress, Adalat, ano pa? Calci Black, Neo Black, Halo Black, tsaka Mono Black. Lahat ng black. Anong ginagawa ng gamot? Do you know what's the effect? Ito yung effect niya. Oh. Ito yung ugat mo. Pag uminom ka ng gamot, it will open. Mag-o-open siya. Luluwag. Kumbaga, mag-o-open siya. Pag nag-open siya, luluwag ang daanan ng dugo. Diba? Pag maluwag ang daanan ng dugo, mahihirapan pa ba puso? Hindi. Hindi na. So, bababa na normal yung blood pressure mo. Kanya? Pag wala ng epekto, it goes back. Iinom ka na naman ng gamot para mag-open. Kanya? So, ano na ang mangyari? Pag naubos na naman yung epekto niya, babalik siya sa dati. Anong mangyari na naman? Iinom ka na naman hanggang kailan ka iinom ng gamot? Hanggang kailan? Wala ka na naman, pagpatay ka na, makakainom ka pa ba? Habang buhay, di ba? Kaya nga ang tawag natin maintenance, di ba? Ngayon, anong ginagawa ng gamot na yon? Yun ba solusyon sa problema mo o yun ay remedyo lamang? Remedyo lamang yun. Kasi the moment you stop taking this medicine, posibleng atakihin ka sa puso at mamatay ka. Tama? Samantala, when you take Colidus, anong ginagawa ng Colidus? Dahil yung Colidus may omega-3, tumataas ang good cholesterol. Okay? Pag tumataas ang good cholesterol, unti-unti ito nabubura. Nare-reverse. Kuha nyo? Unti-unti yan sabi ko ha. Katlak-lakin nyo isang box ng Colidus na yung gabi, bukas, nandyan pa yung bara. Kasi hindi naman kagabi nangyari itong bara na ito. Batagal ng panahon mo inalagaan yan. So, unti-unti rin siya mare-reverse. Bagal, mabagal man siya. Kaya ibig sabihin ito, sasabay nyo pa rin yung inyong maintenance. Nakuha nyo? Pero ano binibigay ko sa inyo? Solusyon o remedyo? Mabagal lang. Pero may solusyon. Maganda ba o napakaganda niyan? Okay. Ngayon, gusto mo maging ganyan? May solusyon ba tayo dito? We have Slim and Trim. Ano yung Slim and Trim? Ito ay appetite suppressant, pampawala ng gana. So, ang inom natin to is 2 capsules, 30 minutes bago kayo kumain. Sabayan nyo ng 2 hanggang 3 basong tubig. Mahalaga yung pag-iinom ng tubig. You know why? Kasi ang laman nito, yung glucomanan, it will absorb water. So, pag sinisip-sip yung tubig, lumulobo siya 20 times its size. So, yung isang ganyang kaliit na capsule, lulobo siya 20 times ganyan siya kalaki. Kung may 2 ganyan sa loob ng tiyan mo, anong feeling mo? Busog. Pag kumain ka pa, ewan ko nang tawag nga sa'yo. Feeling mo busog ka na eh, di ba? So, warning lang po, you can take it once or twice a day but never 3 times. You still need one full nourishment, one full meal para sa nourishment. Okay, nagkaintindihan na tayo doon. Okay, next. We have white light. Ano itong white light naman to? Ano ito? Glutathione. Para saan ang glutathione? Sabi ko na nga. Hindi po pampaputi ang glutathione. Ang pagpapaputi sa glutathione is only a side effect. Ang unang-unang effect ng glutathione is for liver detoxification. Pangtanggal ng lason ng toxin sa liver. Yan yung unang function ng glutathione. Okay. Now, para sa inyong kaalaman, ang liver next to the heart, the liver is the most overworked organ. Okay? Ang puso non-stop. Liver is also non-stop. Kahit tulog ka, nagtatrabaho ang atay.
Okay. Lahat na pagkain na pumasok sa katawan mo, naging sustansya, lahat ng sustansya na galing sa bituka mo, it goes to the liver. Kailangan dumaan siya sa atay para prosesohin. At pag naproseso yan, gagawin siyang iba-ibang klaseng chemical para sa iba-ibang parte ng katawan. Okay, naintindihan nyo? At katulad ng lahat ng klaseng proseso, pag may ginagawa ka, may natatapon, may waste, di ba? Naintindihan nyo yan? Imagine nyo lang, kunwari, nagtatahi ka. Pag nagtatahi ka ba, may ritaso, wala? May ritaso, hindi ba? So, tahi ka lang, tahi ng tahi, dumadami ng dumadami ang ritaso, walang tagalinis. Ano mangyayari? Dadating yung panahon na punong-puno na yung paligid mo ng ritaso, hindi ka na makatrabaho, tama? Ganun rin yung atay mo mangyayari sa kanya. Kung trabaho siya ng trabaho, dumadami ang toxin sa katawan niya, sa kanyang paligid, hindi nililinis, nagkakasakit siya. Dito papasok ang glutathione. Siya yung tagalinis ng ating atay. Naintindihan nyo? Ngayon, alam ko gusto nyo malaman paano kayo pumuti. Eto yon. Imagine nyo ito, glutathione. Ito yung atay. Ginamit siya ng atay. Di ba? Ginamit. Eh kaso, konti lang ang dumi ng atay. Konti lang. So, konti din gagamitin niya. Are you following? Yung sobra na hindi nagamit, yun yung pipigil ng melanin production. Yung melanin, yun yung color natin. Pipigilan niya. Huwag kang gagawa ng melanin. So, kung walang gumagawa ng melanin, ano mangyayari? Wala nang pumapalit sa balat mo na melanin, pumuputi ka. Kasi wala nang pumapalit na kulay eh. At huwag kayong umasa, ay ganun pala, kailangan pala may sumobra. Laklakin mo kaya ito mamaya ang gabi. Puputi ka kaya bukas? Hindi! Hindi ka puputi ka agad kasi it will take 2 to 3 months ng turnover ng balat mo. Di ba nagkakaroon ka ng dead skin? Kasama doon sa namamatay na balat, kasama yung kulay. So pag napapalitan yan, doon ka na pumuputi kasi wala nang pumapalit ng kulay. Kuha nyo, 2 to 3 months. Huwag kayong hibang, baka mamaya sabihin nyo, alaklakin mo na ito. Maganda ba ito? Hindi, ito na. Ang dami natin na yon produkto sa market na mga glutathione, right? May mga sabon pa nga eh. Anong gagawin mo sa sabon? Iinumin mo, kakainin mo? Kailangan yung pumasok sa katawan eh. Di ba? Kailangan po dumaan sa liver. Ngayon, ito yung maganda. Ito yung hindi pinapaliwanag sa inyo. Maraming glutathione na sa market na sa capsule. Tama? Ang hindi pinapaliwanag sa inyo, itong capsule form of glutathione is useless kasi once it enters the stomach, it is destroyed by the stomach. Sinisira siya sa tiyan. So, palagay nyo, may makakarating kayang glutathione sa atay? Wala na, sinira na ng tiyan eh. May makakarating kaya? Wala, hindi ba? Kaya useless lang, sayang na sayang yung pera nyo. Niloloko lang kayo. Aray ko. Yeah, what we did is we come up with a glutathione that you spray under the tongue, sublingual. Tingnan niyo ilalim ng dila. You spray it under the tongue. Tingnan niyo ilalim ng dila. Dila, hindi ipin. Di ba maraming ugat? Di ba? Ngayon, yung tao ina-atake sa puso, saan may lalagay ang gamot? Lalim ng dila, sublingual application. Okay? Kuha niya? Kasi ang effect noon, once you put it under the tongue, it will be absorbed directly into the blood dahil sa ugat. Sisipsipin ka agad papunta sa dugo yan. Hindi na kailangan dumaan sa tiyan. Kuha niyo? Binabypass yung tiyan. Tawag natin yan first pass. Binabypass niya yung tiyan. Diretso na siya sa dugo. So, ganun itong gagawin natin. Itong ating white light, 3 puffs sa ilalim ng dila, let it stay for 1 minute before you swallow. It will be absorbed directly into the blood bypassing the stomach. Masisira ba glutathione natin? Hindi. Hindi, kasi hindi na siya dumaan sa tiyan eh. Nakuha nyo? Naintindihan nyo? Maganda ba natin produkto ng white light? Yes. Okay. Ngayon, eto na, may perfect white tayo. Ang perfect white naman, this is hindi ito glutathione, ha? Yung cysteine peptide is not glutathione. But it will be converted to glutathione. Once you swallow it, pagpasok sa sistema mo, ang cysteine peptide, i-co-convert ng katawan sa glutathione. Nakuha nyo? So, imagine nyo, uminom ka ng perfect white, sabayan nyo ang white light, sa palagay nyo, may susobra kaya?
posible na sumobra, right? Doon ka napuputi. Ngayon, ang kagandahan pa, ito meron siyang astaxanthin. Alam niyo kung ano yung astaxanthin? Ang astaxanthin, pinsan ito ng lutein. Lutein ay para sa mata. But then, ang astaxanthin is 5 times more powerful than lutein. 5 ulit pa ang lakas niya. Mas maganda pa kaysa lutein? At ito, sinong gusto bumata ng 5 taon, taas ang kamay? Sinong gusto bumata ng 5 taon, taas ang kamay? Ang isip. Okay, seriously. Seriously. Who wants to look 5 years younger? Okay. Ito ang gagawin niyo mamaya. Pag uwi niyo sa bahay, kuha ka kagad ng picture. Tumatawa. Pero serious na nga ako eh. Kuha ka ng picture and then you start taking Perfect White 2 tablets 3 times a day for 3 months. After 3 months, kuha ka uli ng picture at i-compare mo yung picture mo last night saka 3 months after. Anong bakit ko pinapagawa yan? Kasi kung araw-araw nakikita mo mukha mo sa salamin, hindi mo makikita ang pagbabago. Kakailangan may picture ka before and after. Okay? Ulitin ko, 2 tablets 3 times a day for 3 months. You know how it works? Gusto niyo na, interesado ba kayo? Kasi yung astaxanthin, it promotes collagen formation. Dumadami ang collagen. Yung collagen yung support tissue sa ilalim ng balat. Nawa niyo? So kung dumadami ang collagen, ano nangyayari sa balat mo? Nai-stretch yan, nababatak, nawawala ang mga linya. Ito yung tinatawag natin, botox-less facelifting. Hindi mo kailangan magpa-injection ng botox para mamukhang bata. Okay ba yan? Okay. So, maganda ba ating produkto ng Perfect White? Yes. At ito na, meron tayong coffee. Sino sa inyo ang nagkakape? Wow. Ngayon, Livin Coffee, the first coffee in the world, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, na alkaline tayo yon. Palakpakan natin yung Livin. Ngayon, ito ang kagandahan ng ating Livin Coffee. Meron siyang 16,000 in one. Yung iba nakadila to. Bakit? Kasi nga meron complete. Di ba? Ano meron complete? 16,000 phytochemical. May halong complete. Kaya meron siyang 16,000 phytochemical in one coffee. At ito lang dahil siya ay alkaline. Bakit siya alkaline? Kasi ang tao may ulcer at tao may gastritis, hindi makainom ng kape. Subukan niyong bigay itong ating Livin na alkaline coffee. Subukan niyo lang. Magugulat siya. At ito. Naalala niyo kanina, tinanong ko kayo, sinong acidic? Naalala niyo? Anong mangyayari pag acidic ka? Ha? Mas madaling magkaroon ng cancer. So can you imagine by taking our Livin na alkaline coffee? Anong ginagawa nito? Habang nagkakape ka ng Livin, nanineutralize yung acid sa katawan mo. Maganda ba ito anti-cancer? Healthy ba yung ating Livin coffee? Yes, at ito ang maganda. Meron tayong 3 flavor. Meron tayong original flavor, may cappuccino flavor, at meron tayong latte flavor. At para sa mga taong diabetic, meron tayong Livin na sugar-free. Ano meron dito? Hindi ibig sabihin bibili kayo nitong sugar-free, bibigyan kayo libreng asukal. Wala siyang asukal. Ang ginamit natin pampatabis dito is stevia. Ano yung stevia? Stevia comes from a plant. Galing sa tanim ito, at ito, pag ininom mo itong ating Livin coffee, yung stevia will give you a very sweet sensation sa dila. Akala mo, yung Livin na iniinom mo matamis. So, nag-i-enjoy ka. At ang kagandahan, ang ating sugar-free na Livin, it has 0 calorie. Wala siyang calorie. So, very safe for diabetic at para sa mga nagre-reduce, nagbabantay ng mga calorie intake. Okay ba yan? Okay. Now, eto pa, ayaw nyo magkape. Eto, meron tayong may choco. Ano meron sa may choco? Ganun rin. Meron din siyang complete. So, meron siyang 16,000 in one. At ginawa rin natin alkaline. At ang bonus, dinagdagan natin ng DHA. Bakit may DHA siya? Kasi madalas, bata ang mahilig ng tsokolate. Hindi ba? So, healthy ba ito sa anak nyo? At eto, meron tayong natural essential. Ito naman ay toothpaste. Isa-isang toothpaste na merong complete. At anong kaibahan nito? Mapero sa complete, meron siyang bee propolis, tea tree oil, at myrrh extract. Ito yung tatlong tinatawag nating natural antibiotics. Natural. Bakit siya ginawa ng ganyan? Ano ang dahilan bakit may bad breath ang isang tao? Mikrobyo. Yun yung nagkakos ng bad breath, hindi yung bulok ang ipin. Yung mikrobyo ang nagkakos ng bad breath.
yung mikrobyo rin ang nagsisira ng ipin. Kaya when you use our natural essential, anong ginagawa nito? Dito dahil sa B-Propolis, TTL at Myer Extract, anong ginagawa niya? Sinosuppress niya yung pagdami ng mikrobyo sa bunganga mo. So it's very good para mawala ang bad breath at maiwasan tooth decay. Okay ba yan? At ito pa, ang hindi nyo alam, 80% of tooth loss is not because of sira ang ipin. 80% na nawawalang ipin ay dahil sa gum problem, gilagid ang problema. Ang ipin natin, nakasaksak lang yan sa buto. Ang kumakapit yan is the gums. No? Pansinin nyo, minsan, buo yung ipin, bakit umuuga? Meron ba naka-experience nun? Dahil yung gums ang problema. Nawa nyo? Ngayon, papera pa doon. Minsan nga eh, sumasakit eh. Sabi mo, punta ka sa dentist, pabulot mo. Sabi mo, wala naman sira, bubulutin. Hindi nyo alam, yung gums may problema. Kaya dahil sa sakit nito, pati yung ipin nyo, apektado. Gets nyo? Kaya ang ginawa natin, dinagdagan pa natin ng piper betal extract tsaka aloe vera. Para saan to? Pampatibay ng gum integrity. Maganda ba yung natural essential? Yes! Ayan, eto na. Ang ating vida, pinaka-vida. The first, sabi nga, the first cardiosurgical drink na may human clinical study. Ano ibig sabihin ito? Hindi unggoy, hindi daga ang ginamit sa pag-aaral, kundi tao mismo. At pag sinabi mo cardio, meaning heart, surgical means meron siyang medicinal effect. Okay? Hindi siya medicine, pero may medicinal effect siya. Cardiosurgical meaning may medicinal effect for the heart. Okay? Now, ano meron dito? It's in a powder. Isa siyang sachet na meron. Powder siya, no? Powder. Grape juice. Natural grape flavor siya. No? Ba't nawawala? Napatayan ako ng ilo. Anyway. Sige. Anyway, so it's in a sachet, powder siya. At ang kagandahan nito, ulitin natin, wala siyang sugar. Ang ginamit natin is stevia. Very safe for diabetic, saka yung mga nagbabawas ng timbang. Okay? Pampasexy ka nga. So, ang isang sachet nito, ititimpla mo siya sa half liter of 500 ml tubig. No? Lalo na pag masyadong malamig, it's very, very refreshing. Ano meron dito? Ano meron dito? Ito ay made of lycovera. Lyco coming from the word lycopene and vera, resveratrol. Narinig niyo yung resveratrol kanina, naalala niyo yung resveratrol. Saan galing? Doon saan na niyo narinig to? Sa C24/7 tsaka Restore Life. Anong effect ito? Para sa mga diabetic tsaka mga sakit sa puso. Right? Okay, lycopene. Saan nyo narinig yung salitang lycopene? Tomato sauce. Ang nagpasikat si Tessie Tomas, sabi niya, lycopene is good for the heart. Now, imagine mo, lycopene, good for the heart. Resveratrol, good for that. Pinagsama natin. We have a product that is excellent for the heart. Palakpakan nyo naman. Ito sinabi ko, meron siyang human clinical study. Sabi dito sa pag-aaral, pag uminom ka ng Vida sa loob ng isang oras, within 1 hour, you will experience immediate, agad-agad, artery dilation. Nag-open. Katulad ng effect ng gamot. Gamot ba ito? Hindi. Hindi. It's natural. Pero meron siyang effect na parang gamot na nag-open ang gut. Ulitin natin, this is natural. Wala siyang side effect. Gets nyo? At ang kagandahan, sabi ng pag-aaral nito, pag tuloy-tuloy ang inom mo ng Vida sa loob ng 6 to 8 weeks at huminto ka na. Bawa, ng ibang bansa ka, nakalimutan mo. Meron pa rin siyang residual effect na 23% na tuloy-tuloy ang pag-open ng ugat mo. Maganda ba? Napakaganda. Ha? Oh, maganda. Ngayon, last. Ang ating cardio pulse. Ano itong cardio pulse natin? Hindi na po ito iniinom. Ito ay isang gadget na parang clip yan. Yung parang sa hospital, pag kiniklip, yung pag na-hospital kayo, may kiniklip sa daliri mo pang monitor ng puso at saka blood pressure. So, ganun na ganun siya, no? Ikiklip lang sa daliri mo. So, all you have to
do, uupo ka lang dyan ng 3 minuto, nakaklip sa daliri mo. 3 minutes. Bawal kumilos. Bawal lumingon. Bawal tumawa. Bawal magsalita. Pwedeng huminga. Basta 3 minuto. Parang stage ka lang ng 3 minuto. After 3 minutes, kukunin yon at i-feed yung data na nakuha doon sa daliri mo. I-feed sa computer. And then the computer will analyze. Ito ang mangyayari. Lalabas siya, your type 1 to type 7. Itong type 1 to type 7, ito ay condition ng circulatory system mo. Nakuha niyo? Yung puso mo, yung mga ugat-ugat mo. Okay? Ngayon, pag sinabing type 1 ka, you're in excellent condition. Pag sinabing type 7 ka, nako, eh, delikado ka. Ihanda mo na kabaong mo. Anytime, pwede kang atakihin. Ngayon, alam niyo ba, para makuha niyo ganitong data, alam mo kung saan kayo pupunta? Kailangan pumunta kayo sa hospital. No? Magpapa-confine ka ng isang gabi. Pagdating ng ating gabi, gugutumin ka na. Hindi ka na pwede kumain, hindi ka na pwede uminom. Mag-fasting ka na. Kinabukasan, sasaksakan ka ng suero. Masakit ba? Okay. Doon sa suero, isasaksak ang pangkulay sa dugo, kukulay ang dugo mo, tapos i-scan. Ang tawag natin dyan, angiogram. Alam niyo magkano gagasto ng isang angiogram? Magkano gasto? Between 50,000 to 100,000, depende kung saan hospital ka. Okay? Mahal ba? Samantala, with CardioPulse, you will get the same result for only 1,000 pesos. Meron tayo dyan, you can have it. Pa-English kayo. Take the opportunity, mapacheck nyo na yung atin. Meron tayong room dyan for CardioPulse. Okay, so salamat pong marami sa pagpunta nyo. Tapos na po tayo. Maganda ba yung ating produkto? Maganda ba yung produkto natin? Ayan. Sino interesado sa produkto? Taas ang kamay. Pwede mo malaman? Wow! Grabe. Ngayon, sinong gusto bumili ng produkto? Taas ang kamay. May pera ba kayo? Ah. Ang susunod na speaker. Alam nyo, napakaswerte nyo yung hapon. Alam nyo bakit kayo maswerte? Ang susunod na speaker, hindi ordinary yung speaker. Hindi siya Speakers Bureau, kundi siya yung trainer ng Speakers Bureau. Grabe, no? Ngayon, sino sa inyo gusto kumita ng 24,000 pesos a day? A day. Pag pera pinag-uusapan, ano? Interesado talaga. Eh, gusto nyo ba matuto? Paano kayo kumita ng 24,000 pesos a day? Yes! Sige nga. Ang susunod na speaker, sabi ko, hindi ordinary speaker to. Trainer ito ng mga speakers. Okay? So, siya magpapaliwanag sa inyo paano kayo kumita ng 24,000 pesos a day at paano yung bago ng business. Interesado ba kayo? Yes! Sige nga. Pwede ba natin siya i-welcome? Pwede ba i-welcome? Yes! Sige nga, isang complete!